no? And nakuha na naman ni Fury yung Farsa. Excellent performance on the first game. Kahit na sobrang daming counter sa Farsa, daming pwedeng humabol. Yes. May dragon, may lumilipad na ano, mm-hmm. na swordsman. Daming pwedeng humabol kay Farsa. Pero na-survive niya and he did his job great. Now on the other side, ganun ba talaga kataas ang priority ng BSB kay Esme na binigay nila si Farsa? Nakakatakot yun sa totoo lang. That's actually gonna be a good point. Pero kasi what I'm thinking is, the reason why din na lumakas si Flap TC on the first game was actually Few. I mean, ang daming patay doon ni Few, don't get me wrong. It's actually 1-8 or 1-9 yata at the end of the game. Yes. Pero siya rin mismo, si Few rin mismo yung nagbibigay ng oras or ng space and time for Flap TC na makabawi in terms of items. That's the reason ng mid-game, nagiging sakit na siya ng ulo ng BSB. Yep. And nung... Yun na lang yung kailangan niyang gawin eh. If you notice last game, kung saan-saan na lang pupunta si Flap eh, basta may target. Oo. Basta may kukulitin niya eh. Kumbaga, ang tina-target niya na lang doon was the Lilia eh. Si yes. Trevor eh, yung pinaka-backline ng BSB eh. Yung ano din, yung Kufra, kinukulit din niya para Kufra. Hindi maka-set up, di ba? So, madaming nangyari and I guess, that's why mataas din yung value ng BSB dito sa Esmeralda na to. It's Popol and Koopa here for the side of BSB. Alright, so far dito mga kaibigan, still looking strong pa rin both teams natin and we're looking for a Coral TZ hero. Was this gonna be a Harriet? Pwede rin to another YSS game, why not? Even Roger is still available? Roger or YSS I think magiging target dito for Bren. As much as madaming heroes naman na pwedeng gamitin si Coral TZ, mm-hmm. those are the ones that make the most sense here in this lineup because you need a lot of good sustained damage. And those are the heroes na kayang magbigay ng sustained damage talaga. Yes. I think YSS makes sense talaga na. Dito. Oo. Yeah, we'll see. Kasi I think they have good engage for... There you go. Yi Sanxin called very, very well. This looks like a more... Alam niyo yun, mas El Clasicong Bren ko ngayon. Yes. Season 6 na Bren, ha? Hindi naman mas yung dati. Mas composed to compare to what they had on game number 1 for Bren Esports. Now for BSB, they're looking for one side lane that would fit there. So, sino pa ba yung mga available for side lanes dito? Will they still gonna be going for another Daana hero? Mm-hmm. Or Valmon na ginagamit ni Wilson on the previous matches? Nako, oo nga, no? Those are, nakalimutan natin yun. Yung mga Hilda, mga Balmon. Guys, season 1 heroes natin dyan. Ginagamit na ulit ngayon. Gamit na ngayon, eh, no? Pero, what is this? Si Guinevere, pero ang basa ng mga karamihan si Jennifer. Si Jennifer. Oo. First time MPL ulit. Mm-hmm. Season 6. May KOF din kasi talaga. Kaya, yan, kuya tingin ko yung dahilan, eh. Kaya gusto mag-flex din. Nito ng Athena Asamiya, KOF skin eh. KOF to si Paring Ana. May galing sa Brazil. Oh, ay! Totoo. Joke lang, madaming daya mo siya. Pro player yan eh. Mm-hmm. No, mayaman natin dito mga kaibigan. Pero, well, kidding aside, I think the Guinevere somehow makes sense doon sa part ni Few. Kasi, I mean, the Feather Airstrike, syempre, you're only gonna be standing on your specific place. Mm-hmm. Then that's where the Guinevere makes sense sa pick great nila. Great sense, actually. Oo, kasi pag tamalan siya doon, you'll be able to pick down as well yung kagad, Farsa. That's only if hindi magpupurify si Few. Well, big question here again, baiting out purifies. Yung buhay ni Few, ang tanong dito, will he survive Jennifer for the second game here for BSB versus Bren Esports? Again, Jennifer is very, very... Guinevere, sorry. This is Guinevere, mga kaibigan. Should we just stop calling it Jennifer? Para huwag na kayong mahirapan. Para hindi kayong maguloan. Pero yeah, like what I'm thinking, yun nga, si Few nga nag-purify siya dito. Tama naman din. Very kasi, well. Is, talagang one-hit delete talaga siya pag nakombo siya ni Anas, given na may execute, execute pa. Execute pa yan. Ang hirap si Doodles yan eh. Mm. Kasi, yung damage neto is something that you can't, hindi mo pwedeng indahin. Pag na-knock up, yung knock up lang yung kailangan mong abangan. Yes. Plus, meron din silang ibang knock up
heroes. Mm-hmm. 'Di ba? Meron silang doesn't need to be yung magic fam. Hindi kailangan 'yun eh. Mm-hmm. Pwede ka ring gumamit nung knockup ni Kufra. Yes, oo. 'Di ba? Yung knockup ni Kufra tapos sa ultimate na agad. Mm-hmm. Pwede mong i-erect yung ultimate ni Guinevere and that's gonna be big AoE damage. Exactly. And well, pwede rin nating gawin yung the Chakno play sa mga PNK eh, 'di ba? Oh, isa pa 'yun. Oo, yung kaya may PNK sila. Yes, oo. So there's a lot of knockup din talaga for the side of BSB. Ang tanong dito, could they be able to mahuli kaya nila? Kasi medyo mobile ang din tanong, eh. Ha? Ang BSB tanong. Eh. Ibang usapan pa for yun. For the Uranus, both two heroes from the side of Bren Esports, meron silang Purify. That's in Fiu and as well with the Uranus. So, and well, si Carl naman dito, medyo madulas din. Kasi we have a dash for the Siyempre, YSS, Flicker naman, as well. Kita mo naman last game, di ba? Oo. Hinahabol na ng Dragonaut lahat. Nakakatakas at nakakatakas. Mm. Although, nahuhuli siya. Oo. Pero grabe yung escape mechanics din niya pag nakayusan siya. And I think it's not gonna be different in this game. Considering aware na aware sila sa mga binigay nilang picks for sure. Mm-hmm. Dito sa game na to. Ang daming, pansinin mo, ang daming panggulat picks ng ano no ng BSB. Oh. Ang daming unique heroes na ginagamit ng team na to and you know it's good that they can actually keep up mm-hmm. with the caliber that Bren is showing. Considering Bren is undefeated ngayon. Mm-hmm. Napakahirap gawin na pahirapan mo yung Bren. Sa totoo lang sa MPL ngayon. Mm-hmm. So ginagawa nila yon last game, umabot tayo ng 30-35 minutes. This game kaya, maaisahan kaya nila? Yun eh, yun ang diba? malaking question mark mga kaibigan. Pero going back to BSB, is iniisip ko they're really showing up unique heroes nga like in the sense of Guinevere yung mga ganang I mean even their type of rotation na ginawa nila last week yes. yung mid ng Tams with I think that was Angela and Rafaela diba something na it didn't work pero they're really bringing something new into the table and that gives us insight na siguro na BSB is really trying their best diba to make something that would work for them. That's right. Kung baga hindi sila nagsis I'm not really sure if that really is gonna be the case na you're trying new strategies every time it doesn't work or it's better to polish yung mga unan yung strategy ito not having more mistakes. Kasi if you're gonna be changing drafts every time, every week, kumbaga wala kayong certain core of heroes eh. Oo, tsaka yung sanay factor din. Kailangan sanay ka din sa mga ginagamit mo. So, and it's going to be questionable here. First blood on the Guinevere fighting on the buffs. Oh my god, it's a level 1 5v5 clash, my friends. Grabe, 4v4 pala. Pasok sila dun eh, no? Pero yun na nga, mga kaibigan. First blood dito, yung Guinevere. And that's gonna be a hard time dahil medyo maso-zone out siya ngayon dito ni Flap TC. Wala siyang talon dito, mga tol. Yep, and that's the beauty of it here. Grabe yung aggressive. Isang minion wave na ang hindi nakukuha dito. Kawawa si Ana, legit. Ewan ko ah. That's the consequence of picking a hero like this against a hero like Uranus. Totoo. And I think they really need to help Ana get across sticker doon sa tier 1 turret nila sa top. Kundi sobrang mabablock siya dito ng Uranus. Is not getting anything regardless. Ito magiging mahirap pa dito para sa Guinevere. Level 3 na ngayon si Flap TC. My God. Magkakaroon na siya rito ng pan-level 4. Yun, at least nag-level 2 si Ana. Nakatawid na siya Nakatawid! To. Pero congrats! That's one whole minion wave na na-miss niya and as well and half HP nung Torrent nila sa itaas. Dalawa yata. Dalawa? Oh, that's huge. Kasi diba ang first huge. 2... Kung di ako nagkakamali, the first 2 minion waves has a higher experience and gold compared yep. sa mga susunod. And huge denial. That's why kita nyo ngayon, yung levels talaga niya is sobrang level down siya compared kila Flap, kila Carl. Mm-hmm. And not to mention, you know, they will not have the ultimate early on. Pero ngayon, with the help of Drake's, putting up a lot of pressure onto Flap TZ. Wala pang regeneration. He's only level 3. Forces out the Purify and finally doing something here right on the top lane. Yes, I think hindi nirespeto ni Flap TC yung damage doon ni Drix. Uh-oh. Kasi, di ba pinasok siya doon, pinop niya yung Purify niya, and umangat pa rin siya doon without even having the ultimate. Siguro, konti na lang yung experience na kailangan niya, mapapop niya na yung ulti niya. Pero, timing, I mean, at least, that's a good, very good timing for Drix to be having his Tempest of Blade. Now, game sense at least kahit papano, bumabawi ngayon. BSB are also, they're not behind by a big amount naman eh. Mm-hmm. They're only behind by only 300 gold. So that means, nakakasabay sila dun sa kinukuhang gold ng Bren Esports sa paligid ng mapa. So somehow, nakakasurvive pa rin naman and we will see Bren Esports flexing dito sa may mid lane. Trevor on the front
with the Koopa. Very hard to deal with. Lusty is low HP, and they are being forced back here by BSB. Oh my God. Well, I think Bren Esports still have the tempo dito sa laro natin na to, specifically dito sa Uranus dito sa may top lane. Yes, na-pick off siya doon, but still medyo hirap pa rin dito si Ana na makabawi doon sa lane na yon. Pero I think mag-1v1 sila doon. But ito, muna sa may bandang gitna, the turtle medyo ina-eye-out na ngayon to. Ito na, oo. You got a zone. Ito yung objectives. Next objective that you really, really, really want. Mm-hmm. Pero ngayon, habang wala pang red, habang wala pang orange si Carl, this will be a problem. May retry ba to? He does not need it. He gets it normally. Lusty, pinwersa ang flicker. My gosh, BSB. Oo. Lumalawang sa tempo, mamin. Yun, oh! But the jump will not be enough. Pero patay pa rin naman doon si Flappy, si Habol sila dito. Cup 1, not hitting few. Now, it's gonna be, I think, BSB ha. Medyo, they're on the driver's seat right now. Lalo na sa pagkuha sa orange buff ni Carl TC sa baba. Laking bagay nun. Na-deny mo yung orange buff kay, ano? Kay Yi Sun Shin. Ako! E di, hihina lalo yung skills niya. Few? Gaganti daw! Will not be able to flip the feathered airstrike in time. So, sayang, may konting setup na kaya saan yung gawin doon. Pero the kick will be happening here. No kick for you, my friend! It's the ultimate! And looks like Cap 1 pushed back. Pushing Lusty back. And Trevor with a bite. I think kaya niya mahuli. Boy pa rin yata rito si Kuya Lusty. Ayan. Pero yun na nga. Pero medyo hindi siya na-block kasi doon ni Cap 1 with a magic ball. Pero look at that. Flat TC popping the Purify on the right moment. But the turtle will be taken by Drix. Now, onto the back lanes. Habol sila dito. Flat TC might actually fall dahil yun na nga. Pero Few still showing up the rest of BSB with a feather airstrike into the middle lane. Rebo dito trying to push in. But Wilson will be able to defend with the falling Star Moon. To be honest, nakakabilib yung ginagawa ng Bren ngayon na they're holding on kahit sobrang down na sila. Uh-oh, si FlapTZ, hirap na hirap sa game na to. Uh-oh. Grabe. Well, to be fair, lamang siya kanina. Kaso nga lang, nung namatay siya dun sa top, nakabawi bigla doon si Ana. Oh, na-over eh, no? Sumobra sa ano? Sumobra sa tulak? Oo nga eh. Kumbaga, ano eh, level 1 si Ana doon, level 3 si FlapTZ, tapos yun nga lang, nung napatay siya, nakabawi bigla. Pero yun nga, mga kaibigan, speaking of bawi, Rebo dito might actually fall low, still may immortality pa siya. Whoop! It's gonna be... End 1 yun ah! Oo eh! May end 1 yun ah! Sumakto din eh, with the last insanity. Now, out na muna dito si Wilson, pero may laban na magaganap sa may dangit na Carl TC will be picked off. May kasunod pa yata. Cup 1 will not hit. Lusty dito running for his life. Pero that Cyclone Eye will actually gonna be enough. Hindi ang sabi ni Drix. Medyo nagiging bad sign na madalas na nakita na si Lusty na pwede siyang mag-flicker out lagi. Oo. To run, defensive na flicker nangyayari. Hindi siya nagagamit para mag-set up into that Way of the Dragon. So, naging problema yon because kinukulang na naman yung Bren and now they are behind by 3,000 gold naman. I think dahan-dahan, ito na yun naman yung BSB early game na nakita natin. Ito na naman yun eh. I mean, lamang na naman dito BSB sa early game. Well, we're already on the mid game ngayon, mga kaibigan. Now, it's gonna be the struggle ng team na to and how they be able to close this one. Pero yung Sipa kay Cup 1 will be enough yata para mamatay doon yung Kufra. Trevor here will be taken down, of course, his Koopa. And now, Bren Esports might actually take the turtle dito, mga kaibigan. And just like that, I know that Bren is behind, pero nakagulat pa rin, nakaya pa rin lang gumawa ng mga ganitong plays. Yes. Na pwersa nila yung lamang na mag-back at lumaban ng ganito in a very weird area. Yes, very weird nga talaga kung tutuusin. But Drix here, just looking in, but nakuha niya ba yung... I thought it's actually... took the crab coin. Pero mukhang didepensahan pa rin ba to ng BSB? Malabo, no? Oo. Medyo malabo yata to. Overcommit sila rito eh. Pero Lusty yata yung nag-overcommit. Kasi namatay siya doon sa likod. Trevor here, low HP. Pero hindi pa rin namatay. But Carl TC will be taking him down. Now Wilson, double kill dito si Carl TC. But Ana onto the back lanes, killing Fiu. Pero naiwan dito si Cap 1. Now, bro, I think that's gonna be a 3-4-2 exchange in favor of Bren Esports. Kita mo yun, takot na lumapit si Drix kay Carl. Ganun kalakas ang posisyon ni Carl ngayon. Even fighting under the turret, nakikipagsabay na kapas Tempest of Blades para makatakas. Yes, yes. But that's still gonna be a good news. At least hindi nakuhaan ng purple buff pa naman doon si Drix. And I think it's better to have it that way. Ana here, just in the nick of time, medyo nakatakas pa nga naman din doon. Now,
I think BSB dito, nawawala na naman sa kanila yung kalamangan dito sa early game. Yup, dahan-dahan na po-push back na naman ang BSB. Pero this time, sila naman ang merong Esmeralda. Oo. Na kayang mag-scale ng malupit. Top lane though, Drix. Tempest of Blades, defensive na naman. And Cap 1 with a very, very good target. Pero looks like kulang sa follow-up. Parang kalat-kalat yung nagiging galaw ngayon dito ng BSB. Yes, mayroon silang target pero iba-iba. Pero na-shutdown na naman sila dito ni Carl TC and onto the bottom lane, Lab TC versus Wilson. And yeah, wow. Ito lang nga yung nagiging storya ngayon dito, Rockheart. No? Yes, nakakakuha ng mga pickups ng BSB. Pero lahat ng mga kills na pupunta kay Carl TC. Consistent si Carl TC, eh, no? Oo. Talagang kahit na habulin mo ng habulin, baugin mo ng baugin, nakakabawi, and he gets double kills ng ganito. Kahit na sobrang laki kanina na lamang ng BSB. Oo, eh. May killer instinct talaga yung bata na yan, eh. Pero yun nga, monster kill dito si Carl TC, and I think the items will gonna be, I mean, yung Mountain Shocker pa lang niya, medyo nananakit na yung mga miyembro dito ng BSB. Now, medyo nandun na naman tayo sa point ng BSB na nawawala yung lamang nila to the point na pupunta naman sila doon sa part na let's just have a Lord Steel. Nagiging defensive na naman sila and reactive as well. Yep, very reactive indeed. So right now, looking at this, medyo hindi to yung Esme kanina. Ito yung Esme na medyo patakbo dahil walang backup. There's no one to flank for him. And kanina kasi, isa-isa yung hinahabol ni Flap last game. Ito, sama-sama yung brain, kaya hindi niya pwedeng ulitin gawin yung ginawa ni Flap kanina. Totoo yun. Kumbaga, si Flap kanina, kumbaga, yung Lilia, yung sila, si Trevor, si Cap 1, yun, pa isa-isa niyang nakakalaban. Oo. Pero dito kasi, buong miyembro ng Bren Esports nakatutok doon sa Esmeralda, and I don't think you can be able to withstand the damage here from Bren Esports, specifically dito si Carl DC. Ayan, lalo na pag may show na si Siva sa'yo patras at hindi ka makasayaw, hindi mo ma-active yung shield mo. Oh my God, Trevor. Oh my God. The targeting is real for Bren Esports. Kinakaya-kaya ang BSB. And I think hirap na maghanap ng target si Ana going for the run. Hinahabol ni Few, dinidilaan habang ini-stalk. Nako, this might be it mga kaibigan. Hindi na yata kailangan dito ng Lord ng Bren Esports as they could be able to close this game. Nako, umuwi ka na. Tricks dito ha. Ana! Tina-target niya muna yung mga minion wave and I think mabubuhay pa yata BSB dito and that's gonna be an overcommitment. But Cap 1 still gonna be going down. Drix here, medyo siya yata yung makakaalis siya ng sarili niyang base. Buhay pa rin dito ang Bren Esports, though Few is out of the Falling game. Falling Star Moon! May iwan ba rito? Flap Easy, may kaya, iwan, kaya, may iwan. Kaya-kaya nila napatumbahin dito ang isang Uranus. Grab! Oh my si Flap God! Din. What's happening here? Flap Easy, of course, still going strong and I think makakabak pa rin ang Bren Esports kahit na ang dami nilang kalokohan ginawa sa base ng BSB. Well, seemingly, mukhang kaya na nilang tapusin eh. Yung nga lang na number one is na patay ni Drix yung mga minion, yung minion sa likod. Wave. Oo, then, what a save, diba? Na, ano, na lumabas na rin yung minion wave ng BSB. Beautiful save there, of course, with the help of... Ang problema, wala kasi dun kanina si Pew eh. Yes. Naghabol ng Guinevere si Pew. Ayaw pa bakin. Pero again, dahil doon, we are on a reset and Lord is going to be the next target, most likely. Pero fine-flex ngayon ni Flap TC kung gano'n siya kakunat as Uranus. Yes, yun na nga. Dito, half HP dito mga tol, yung Lord. Pero habol muna sila dito. Cap 1, siya yata yung mauuna pero nakataloon doon sa kabilang pader. But Ana yata naman yung kapatayan na palo yata ng Lord. Pero Carl TC will be taking him down. Now, it's gonna be a one man down para sa BSB. Tingin ko, Bren Esports dito has the advantage. Look at Flap TC zoning out Wilson nang sa mamama. May likod. Minamama nga indeed, Rockheart. Grabe, parang familiar yun. Oo. Anino, yun yung nangyari dun sa ano eh. Ewan ko ba, nasa player ba talaga yung ano, yung ganon? Grabe. Nasa mukha eh. Nasa mukha nga yata. Pero dito ha, Drix ha, patalon-talon na lang siya dito. Yep. Oo, nako. So far, so good here for Bren. Position na naman sa Lord. At hinahabol ngayon ni Few.
itong si Drix, ayaw niyang pabakin, I think, because he knows that Drix is low HP. Mm. So, kaya niyang mamain ng ganyan. Ako. Paulit-ulit na naman. Ito. Pero looks like Plantizzi will finally go down in exchange of the Lord. Mm-hmm. Tingin ko, it's better din doon sa ginawa. Yes, namatay doon si Few. Pero ang the best part of it is alam nila kung nasaan si Drix. Pero is that gonna be enough? Dahil na double kill, tatlo yung namatay dito sa Brent Esports. Naku, oo. Makakakita kaya tayo ng isang direkta. Familiar na naman dito to. Sa gitna. I think the Lord will not spawn on the mid lane. Yes, I think either... mid lane siya. Actually, mid lane sure. Pala kasi wala pala yung tier 3 turret. So, pero, kailangan bantayan ang ating Lord. But okay. Still, at least may konting breathing room dito ang BSB dahil napatay nila dito si Carl TC as well with Few. Kala ko instant replay na naman Oo, eh. Oo, no? Kala ko ganun na naman eh. Like doon sa NXT execration eh. Oo, pero for now, of course, Bren does have a lot of tempo. They will be able to push. Ang problema yung top lane and bot lane. Pero sa mid lane, bro! Mm-hmm. Sa mid lane nga talaga. Pero dito, bakbakan magaganap. Look at Drix dito. He's actually just going onto the top lane. Buhay pa din yung Lord. Mountain Shocker. Dikit-dikit yung damage. Pero pasok dito si Drix. Lusty ang unang mawawala. Pero si Ana yung comeback kill. Drix going in for another double kill. Buhay pa yung Lord. 3-man down for Brain Esports. Nako. Nako, Rockheart. Oh. Mukhang ano ha. BSB dito already knows. Pero mag-iingat si Carl dito ha. Wow, pero, what a pick! Binato na skateboard! And binigay kay Few, Carl TZ. Good reaction time. Oo. Nagulat ako kasi kakadbaba lang ni ano, ni Kufra. Tapos may nagka-presence of mind siya to go for the hit. Grabe. This is the Gillette Instant Replay, mga kaibigan. Tingnan nyo dito how patient actually Drix is. Gandang teamfight nito sa BSB eh. Oo, ang ganda talaga ng teamfight na yun. Yun nga lang, yung bato ng skateboard. Natuwa ko dun sa bato ng skateboard kay Kapwa. Iba din. And to consider na tank yun ah. Mm. Hindi lang basta-bastang kung sino yun. Sobrang confident ng Bren na kaya nilang mahuli yung tanke ng ganun. Yes. And it paid off. It really paid off. Pero ito ah, Rockheart. One thing is consistent for Bren Esports ano is their mid lane. This is almost the same thing on game number one na hindi matibag ng BSB yung gitna. That's the reason mas maganda yung nagiging ikot dito ng Bren Esports compare sa BSB. Totoo yun. Actually, nagulat din ako nung nangyari yun. But for the meantime, it's going to be a big fight mo naman in the mid lane. Drix, buhay na buhay. Mm, naku, and, Carl! Naku, si Carl TZ ang unang namatay. Yes, siya nga yung unang namatay. Pero sa likod, medyo makunat pa nga naman din yung Bren. Pero dito, ang ganda ng ginagawa ni Drix. Kasi hinuhuli niya yung mga malalambot na hero dito ng Bren Esports. That's gonna be Few and Carl TZ. Isama mo na rin si Rebo. Pero si Flap TZ, masyadong matilok talaga tong batang to. Parang gustong sumama doon sa kalaban. Kanya na lang din yung base na yon. And now, it's gonna be a 3-man down for the side of Bren Esports. We're back on square one, mga kaibigan, dahil BSB still looking in to be able to come back from this game. Quits pa rin yung gold this time around. FlapTZ might be in trouble here. Mm. Forcing Vlasti to go for yun the retreat. Kaso. Nako po. Legendary na si Papi Drix. Legendary nga yata. Pero to ha, last tip, medyo inabol siya dito ni Drix. Pero kaya nga kaya, mapabasag nga kaya nila yung turret doon sa gitna. Si Carl! Naku, si Wilson, medyo nag-overstay. Ana will be taken down. Sama Wow! Si isama mo na yung tatlong miyembro ng BSB. Medyo hindi maganda yung nangyaring exchange na yon, mga kaibigan. At ang headline bukas sa mga balita, yung gitnang tore ng Bren Esports, hindi pa rin natitibag. Hindi pa rin natitibag talaga, indeed. My gosh. Iba. Oh. Iba, din. No? Oo, eh. Kumbaga, okay, si Propi, tawag niya dyan, the Tower of Power, eh. Oo, may bansag siya dyan, eh. Ay, oo, no, grabe. Shout out kay Propi, we miss you, man. So, yes. For now, I think, dahil doon, Brent, tawag patay na si Carl kanina, diba? Denive siya, eh. Denive talaga siya doon. Nag-overcommit yung BSB. Na that mistake could actually cost them the game, mga kaibigan. They almost had it, pero it's gonna be Bren, gonna be comeback, pero hindi pa yata. Wait lang. Ana, tumatalan pa rito. Kaya pa yata ang i-hold. Rockheart, walang minion wave. Walang minion wave, pero I think that will be it. Too long. Buhay si Drix. They could be able to pull off dito something. Sipla po, kulit. Tingin ko hindi pa to, Rockheart. Ayaw pa. Nagbaback. Nagbaback pa yung ano, nagbaback pa si Lusty. Mm. Pero yung push sa top and sa bot, baka maging totoo here. And FlapTZ, I think sobrang confident. Grabe yung talaga si Flap, man. Iba talaga. Wala grabe nga talaga dito si kuya mo, Flap. Pero ito na, Drix. Mga kaibigan. Still, meron pa naman tore dito ang ating BSB.
But look at how few. Pero ito ha, gino-zone out niya. Pero Drix going in doon sa may Parsa sa likod. Pero wala siyang Tempest of Blade para makatakas. Ngayon pa lang, out na muna. Use defensively na naman. Lusty, nanggugulo. May Sipa na magaganap. On Trebor, he will be able not gonna be it right now. Tingin ko, Rockheart, they have to take the Lord kasi masyado na silang nagpupumilit dito sa gitna. Yep, I think kailangan kalmahan din ng Bren here. It might be an overcommit on their part. Ang problema is Lusty, Flap is super confident. Mm. Sobrang lakad matatag nitong si Flap ngayon. So, hindi ko talaga masabi kung... Alam mo, pagkaganitong Lord Fight, tas BSB, lagi kong tinitiklan si Drix. Si Drix, Nasa lang kaya si Drix ngayon? Nasa siya sa mapa, no? Medyo na-force yata ni Flap TC yung Torres sa ibaba. So, naglo-Lord yung kalaban, kinuulit nung Uranus yung bot. Nako, napakahirap niyan para sa BSB. Pero lalaban pa sila right now. Wilson going for Carl TC. Pero makakatakas, Flap TC in the middle of the ring. Ana misses on the magic bomb! Grabe, nag-miss nga doon yung Guinevere. Pero ang mas maganda doon, dahil hindi nila napatay dito si Carl TC. Now, onto the back foot naman ngayon dito ang BSB. Patay si Cap 1. Drix even low on HP. Flap TC zoning out the rest of BSB. Bumalik yung buhay. Flap TC will be taken down. Pero ang storya dito, headline sa mga balita, yung Lord pa rin makukuha ng Bren Esports. Yep. Kaya-kaya? May hahabol kaya? Drix, I'm not buwang sure. Malayo-layo siya. Tumalayo! Ayan na, nahuli na. Nasi Papa. Ni Kuya Carl, ni Kuya Lusty, and the kill goes over to Carl TC. Mm-hmm. That could be it. Yes, probably that could be it. The nail on the coffin dito ng BSB. Dahil kung kanina na wala pang Lord, hirap na silang mag-depend. Let alone, wala si Drix. May Lord pa parating sa gitna. Even Ana will be taken down. Wilson dito, si Wilson, may unang pang pinapakita. Pero I don't think kaya niyang i-withhold yung apat na miyembro ng Bren Esports. Sipa na naman dito si Lusty. Double kill for Carl TC. Now it's gonna be the base. Oh my God, oh my this might God. Be it. Audition is real. Here we go for the base. And that will be the win, Bren Esports. Mm-hmm. 2-0 na naman versus BSB. Yes. Almost. Alam mo yung ano eh, no, Carl? BSB, they have the fundamentals to be able to fight against these high-caliber teams. It's just that whenever na nandun na sila sa lead nila, hindi nila mahawakan ng maigo. Kumbaga, alam nila yung gagawin nila like for the first 5 minutes of the game. First rotation, invade, blah, 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 and so forth. That's right. Pero once it took, once na mapunta sila dun sa mid-game, somehow there's a part of them na medyo nagsasat,